Kumusta mga Lodi at maligayang pagbabalik sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon ang buhay ni Maria Magdalena at ano ba ang koneksyon niya sa buhay ni Jesus. Pero bago yan, kung bang padpad ka lang sa aking channel at gusto mga maganitong usapin, paki-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-update ka sa sunod pa nating bagong videos. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Panginoong Hesus ang 7 demonyo sa kanyang katawan. Ipinahiwatig ang pangalang Magdalena na maari si Maria ay nanggaling sa lugar na Magdala at ito ay matatagpuan sa ilagang kanloran ng Galilea. Pagkatapos paalisin ang 7 demonyo sa kanyang katawan, si Maria ay naging tagasunod ni Kristo. At inugnay si Maria Magdalena sa isang babae sa siyudad na makasalanan. At siya isang masamang babae, mababasa naman ito sa aklat ni Lucas 30:30. At lagi rin siyang inuugnay sa isang babae na iniligtas ni Jesus sa pambabato ng mga Hudyo pagkatapos mahuli umano sa pagkasalang pangangalunya. Ngunit muli walang ebidensya sa pananaw na ito at nilarawan ang koneksyon na ito sa pelikulang The Passion of the Christ. Posible ang pananaw na ito ngunit malayo itong mangyari dahil hindi ito itinituro sa Biblia. Isa siya sa mga nakasaksi sa mga nangyari sa panahon ng pagpako kay Kristo sa krus. At naroon din siya sa paglilitis kay Jesus at narinig niya na igawan ni Poncio Pilato ang hatol na kamatayan kay Jesucristo. Isa siya sa mga babae na malapit na katayo sa krus ni Jesus at nagtangka na siya ay aliwin. Siya rin ang pinakaunang saksi sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. At siya rin ang unang inutusan ni Jesus na sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. At mababasa naman ito sa Juan chapter 20 verse 11 hanggang 18. Bagamat ito ang huling banggit kay Maria Magdalena sa Biblia, mari isa siya sa mga babae na nagkakatipon kasamang mga alagad upang maghintay sa pinangakong pagdating ng banal na espiritu. Mag-asawa nga ba si Jesucristo at si Maria Magdalena? Ang nobilang Da Vinci Code ay nag-aangki na mag-asawa di umano si Jesus at saka si Maria Magdalena. May sinaunang kasulatan din na hindi naayon sa Biblia at ito ay tinuturing na hidwa ang pananampalataya ng unang Kristiyano. Ang ideyang ito naging sentro din ng The Last Temptation of the Christ, ang nobela noong 1955 na isinusulat ni Nikos Kazantzakis. At ang kasunod na versyon ng pelikula sa librong yon ay dinidirekta ni Martin Scorsese. Pagkatapos ng 2012, ang propesor ng Harvard Divinity School na si Karen King ay naglabas ang dating hindi kilalang fragment ng papyrus na pinaniwalaan niya na isang kopya ng isang ikalawang siglong ebanghelyo kung saan tinutukoy umano ni Jesus na si Maria Magdalena bilang asawa ko. Pero pagkatapos itong debatihin at punahin ng mga eskolar, kalaunan ay binago ni Karen King ang kanyang paninindigan at napagpasyahan ng tinaguriang Gospel of Jesus Wife ay marahil isang piki. Sa aking pano, Jesucristo ay hindi talaga nakapag-asawa kasi wala namang itong basihan sa teolohiya, kasaysayan, at sa Biblia. Kung si Jesus ay nagkaasawa, sasabihin ito sa atin ng Biblia o kaya naman may mababasa tayong na talata tungkol dito. Sa katunayan, siya pa nga may sabi sa kanyang mga alagad na panatlihing ang walang asawa upang makapaglingkod ng lubos sa Panginoon. Kung nabanggit ang kanyang ina, amahan, kapatid na babae at lalaki, bakit naman hindi babanggitin ng Biblia kung totoo na may asawa si Jesus?
Yung nagtuturo na si Kristo ay nag-aasawa ay gusto lamang nila ito palabas yun na si Kristo ay pangkaraniwang tao lamang at hindi nila ito pinaniwalaan na si Kristo ay Diyos at nagkatawang tao. Kaya nag-imbinto sila at nagtagmi-tagmi ng mga kwento na si Jesus ay may asawa at nagkaanak gaya ng karaniwang tao. Kung ikaw ang tatanungin, maniniwala ka ba na si Jesus ay nagkaasawa? Pakibahagi niyong komento sa baba ng videong ito. At sa muli, maraming salamat po.